Ang Santa Cruzan ay isang tradisyon sa Pilipinas na nakakawing sa ating pagiging isang bansa kung saan ang nangingibabaw na relihiyon ay Katolisismo. Marahil ang tradisyon na ito ay may kaugnayan sa pananakop sa atin ng mga Kastila at sa kalauna ng panahon ay inangkinan natin bilang isang tradisyong Pilipino. Ang Santa Cruzan ay isang prosesyon ng paggunita sa pagkahanap ni Reyna Elena sa Banal na Cruz at sa kanyang anak na si Emperador Constantino sa Jerusalem at maibalik nito sa Roma. Maraming mga reyna ang tampok sa Santa Cruzan subalit ang pinakanatatangi at inaabangan ng marami ay si Reyna Elena. Tila hindi magiging ganap na tunay ang isang Santa Cruzan kung wala ang Reyna Elena. Bakit nga ba ganun na lamang kung pahalagahan si Reyna Elena? Sino nga ba siya at bakit tila naiiba siya sa lahat ng mga reyna sa Santa Cruzan? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps, sabay-sabay nating alamin ang totoong katauhan ni Reyna Elena at ang kanyang mga lihim. Sa mga probinsya ng mga isla ng Luzon at Visayas matutunghayan ang Santa Cruzan, kung saan ang nakararami sa ating mga kababayan ay mga Katoliko. Marahil ay dinadaos din to sa mga isla ng Mindanao pero hindi kasing popular sa Luzon at sa Visayas. Isang kadahilanan ay marahil dahil sa Mindanao ay kaunti lang noon ang mga Katoliko o Kristiyano at ang nangingibabaw na relihiyon sa ilang lugar ay Islam at karamihan ng mga kung saan marami ang mga Muslim. Ang Santa Cruzan, bagaman isang tradisyon na ipinakilala ng mga Kastila, ay buong pusong tinanggap ng mga Pilipino at ngayon nga ay bahagi na ng sariling atin. Ayon sa mga tradisyong pasalita at mga kwento ng ating mga ninuno at maging sa mga naisulat sa kasaysayan, ang Santa Cruzan ay hango sa kwento ni Reyna Elena o Reyna Helena na ina ni Emperador Constantino. Dito sa Pilipinas, marahil ang pinaka-inaabangan at pinaka-namumukod-tangi sa mga reyna sa tuwing magkakaroon ng Sagala o Santa Cruzan ay si Reyna Elena. Subalit ano nga ba ang kanyang totoong pagkatao? Si Elena o Helena o Flavia Julia Elena ay isinilang sa Depranum sa Asia Minor, isang probinsya noon sa silangang bahagi ng Imperyong Romano na sa ngayon ikinikilalang mga bansang Serbia at Bosnia. Ang salitang Helena ay mula sa salitang Griego na Helios na nangangahulugang liwanag o araw. Pinaniniwalaan na nagmula lamang siya sa isang mahirap na pamilya, isang payak na pamilya at hindi nabibilang sa mga may dugong bughaw. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, nanilbihan si Elena sa isang bahay paupahan na kung saan doon din niya nakadaupang palad si Constantius Chlorus, isang Romanong opisyal na kanyang nakapagpalagayang loob at naging ama ng kanyang nag-iisang anak na si Constantine. Subalit dahil sa tila langit at lupang estado sa buhay nila ni Constantius Chlorus, hindi siya naipakilala bilang isang legal na asawa, bagkus ay pinakilala siya bilang isang kabit. Sa kadahilan ng politikal at dahil na rin sa pagangat ng posisyon ni Constantius bilang isang Augustus o Senior Emperor, lalo na nitong hindi tinanggap si Elena bilang kanyang legal na asawa, marahil dahil na rin sa kahiyang may dudulot nito sa kanyang buhay bilang isang may dugong bughaw. Hindi pa roon natatapos ang paghihirap para kay Elena. Ipinatapon siya sa kung saang malayong lugar at inilayo siya sa kanyang nag-iisang anak na si Constantine. Subalit noong taong 306, si Constantine ang naging emperor nang mamatay ang kanyang ama na si Augustus Constantius Chlorus. Dahil sa kanyang totoong pagmamahal para sa kanyang ina, bilang isang bagong emperor, ang kanyang unang naging hakbang ay ipahanap at dalhin sa kanya ang kanyang ina na si Elena. Kinalaunan, nang matagpuan si Elena ay buong puso siyang tinanggap ng kanyang anak at ng kanyang mga kawal. Sa pagdating ng kanyang ina sa kaharian ay tinawag siyang Augusta bilang tanda ng pagiging empress o isang babaeng nabibilang sa imperial families. Ipinagbigay alam ni Constantine na igalang at respetuhin ang kanyang ina katulad ng pagrespeto sa kanya. Nagpagawa pa noon ng coin si Constantine na may imahe ng kanyang ina bilang Nobilissima Femina o Most Honored and Noble Lady. Noong taong 318, pinalitan ni Constantine ang pangalan ng kanilang lugar na noon ay Depranum na ginawa niyang Helenopolis bilang pagbibigay-pugay pa rin sa kanyang inang si Elena. Pinaniniwalaan ng marami na buong pusong niyakap noon ni Elena ang Kristyanismo noong marating niya ang gulang na 63. Naging mas malalim pa ang kanyang paniniwala noong makamit ng kanyang anak na si Constantine ang kapangyarihan bilang bagong emperor.
Kinalaunan, maging ang kanyang anak na si Constantine ay naging mas malalim na din ang paniniwala sa Kristyanismo. Nagkaroon pa ng pagkakataon noong taong 313 sa Edict of Milan, ipinagbawal niyang parusahan ng mga taong sumusunod sa Kristyanismo. Dahil sa kanyang malalim na paniniwala at pagmamahal na kanyang natatanggap mula sa Diyos, si Empress Helena ay naglunsad ng mga programang tumutulong sa mga kapuspalad at mga nangangailangan. Marami din siyang mga presong binigyan ng kalayaan at ang mga taong nagkasala at ipinatapon sa mga malalayong lugar ay kanya ring ipinabalik sa kanilang imperyo. Sa pamamagitan din ng kanyang kayaman at kapangyarihan, nagpatayo siya ng ilang mga simbahan sa Imperyong Romano. Kabilang na nga dito ang simbahan ng Natividad at ng Bundok ng Oliba habang siya ay patungong Holy Land, hindi kalayuan sa Israel at Palestine. Subalit ang pinakanatatangi sa kanyang mga nagawa at nagampanan sa kanyang buhay ay ang pagkakahanap niya sa totoong krus ni Jesus. Ito'y dahil na rin sa pangitain at panaginip ng kanyang anak na si Constantine ng banal na simbolong ito ni Jesus, na kahit siya ay hindi makapaniwalang mahahawakan din ng kanyang kamay ang banal na krus. Dahil sa pangitain ito, sa lambak sa Golgotha kung saan ipinako at namatay si Jesus sa krus, nag-utos si Elena na magtayo ng isang simbahan sa tulong ni Saint Macarius, ang Noy Obispo ng Jerusalem. Sa panahon ng paghuhukay na siyang pagtatayuan ng simbahan ay natagpuan nilang nakabaon ng tatlong krus, mga pako at ang isang rektangulong may nakasulat na INRI na nangangahulugang ako ang hari ng mga Hudyo. Sa kabila nito, nagkaroon ng iba't ibang bersyon kung paano niyang natagpuan ang krus. May ilang nagsasabi na natumbok umano ang eksaktong lokasyon ng krus dahil sa mahiwagang panaginip ni Elena. At may ilan ding nagsasabing sinundan umano niya ang isang mahiwagang usok na nagdala sa kanya sa kinalalagyan ng krus. Iba't ibang naging kwento sa kung paanong natukoy ang totoong krus sa tatlong krus na kanilang natagpuan. Subalit ang pinakapinaniwalaan nila ay ang krus na hinawakan ng isang babaeng halos mamamatay na dahil sa sakit at paghihirap na bigla na lamang milagrosong nagkaroon ng ibayong lakas at gumaling mula sa karamdaman. Ang krus na ito ang pinaniwalaan nilang krus kung saan ipinako at namatay si Jesus. Iningatan ito ni Elena upang hindi maagaw ng mga tao may masamang intensyon. Ang debosyon kay Santa Elena ay mas lumawak pa sa paglipas ng panahon. Marami ang mga puso ang nabighani sa pananalig at paniniwala ni Elena kay Jesus. Naway patuloy siyang magsilbing inspirasyon sa maraming mga Katoliko na huwag mapapagod sa paghahanap kay Jesus. Samantala, bukod kay Reyna Elena, narito pa ang ilan sa mga reynang tampok sa prosesyon ng Santa Cruzan. Si Reyna Abugada, ang tagapagtanggol ng mahihirap at inaapi. Nakasuot siya ng itim na graduation cap o toga at gown at may dala siyang malaking libro. Si Reyna Banderada, isang dilag na nakasuot ng mahabang pulang gown na may dalang dilaw na tatsulok na bandila. Kinakatawan niya ang pagdating ng Kristyanismo. Si Reyna de las Propetas, dilag na may dalang orasan. Si Reyna de las Estrellas, reyna ng mga bituin, karaniwang may dalang tila wand na may bituin. Reyna del Cielo, reyna ng kalangitan, may dalang mga bulaklak at may kasamang dalawang anghel. Reyna de las Flores, reyna ng mga bulaklak. Reyna de las Virgenes, reyna ng mga birhen, may dalang rosario at may agapay na dalawang anghel. Reyna Paz, reyna ng kapayapaan, nagdadala ng simbolo ng kapayapaan. Reyna Esther, ang biblikal na Hudyo na nagligtas sa kanyang mga kababayan mula sa kamatayan at pagkawasak sa pamamagitan ng napapanahong intervensyon sa Haring Xerxes. May dala siyang isang setro. Reyna Judith, kumakatawan kay Judith ng Petulia na nagligtas sa kanyang lungsod mula sa Asiriano matapos niyang pugutan ng ulo ang malupit na Holofern. Bitbit niya ang isang ulo sa isang kamay at isang tabak sa kabila. Reyna Justicia, isang personifikasyon ng salamin ng katarungan. May dala siyang timbangan at tabak. Reyna Sentensyada, dilag na ang kamay nakagapos ng lubid. Siya ang simbolo ng mga walang kasalanan na hatulan. Inaagapayan siya ng dalawang sundalong Romano. Reyna Sheba, ang reyna na dumalaw kay Haring Solomon na may labis-labis na karunungan, kapangyarihan at kayamanan. May dala siyang isang kahon ng alahas. Reyna Fe, sumisimbolo sa bertud ng pananampalataya, ang una sa kanyang mga kagalingan sa teolohiko. May dala siyang krus. Reyna Caridad, sumisimbolo sa bertud ng kawanggawa, ang pangatlong kagalingan sa teolohiya. Nagdadala siya ng isang pulang puso. Reyna Mora,
kumakatawan sa nangingibabaw na relihiyon bago ang Kristyanismo, nakadamit pambabae ng Moro mula sa relihiyong Muslim. Reyna Esperanza, sumisimbolo sa birtud ng pag-asa, ang pangalawang teologikal na kagalingan, may dala siyang angkla. Narito pa ang ilang mga tauhan sa Santa Cruzan, Metusela, isang matandang nakasakay sa isang karo. May dala siyang sisidlan ng alabok bilang paalala na ang lahat ay sa alabok ng galing at sa alabok din babalik. Mga ita o katutubo, kumakatawan sa kalagayan ng bansa bago dumating ang mga Kastila. Samaritana, ang babaeng nakausap ni Kristo malapit sa isang balon, may dala siyang banga sa kanyang balikat. Veronica, ang babaeng nagpunas sa mukha ni Jesus na may dalang bandana. Maria Magdalena, ang naghugas sa paa ni Jesus, may dala siyang bote ng pabango. Maria ina ni Santiago, may dala siyang bote ng langis na pamahid. Maria ina ni Jesus, Birheng Maria. Walong anghel, may dala silang mga tigi-isang titik na bumubuo sa salitang Ave Maria kapag binasa. Divina Pastora, may dalang tungkod pamastol. Rosa Mystica, may bit-bit na pulumpo ng mga bulaklak. Isa na namang kwento ng pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang videong ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!